May ginagawa ng hakbang ang Department of Labor and Employment para matulungan ang mga Pilipinong mawawalan ng trabaho sakaling ipasara ang isang kumpanya ng Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators. Samantala, mahigit naman sa 1,000 Chinese national ang ipapadeport ng Department of Justice matapos kanselahin ang kanilang visa. Si Luisa Erispe sa report. Sa gitna ng isyong posibleng makasama ang Pilipinas sa mga bansang blacklisted ng China bilang tourist spot dahil na rin sa ilegal na operasyon ng Philippine Offshore and Gaming Operators o POGO, di maiwasan ang mga mamba ng nasa 23,000 na mga Pilipinong manggagawa sa POGO companies na mawalan sila ng hanap buhay. Pero ang Department of Labor and Employment tiniyak na mayroon silang mga programa sakaling tuluyang humina ang operasyon o mawala ang mga POGO. Ayon kay Yusek Benjo Benavides, nakahanda ang dole para sa kanila. Sinisigurado po natin that under the labor code, yung mga manggagawang mawawalan ng trabaho ay kailangan bigyan po ng separation pay. Meron din po tayong unemployment insurance. Yung naalala niyo po nung nakaraang pandemya, maraming nawala ng trabaho. Malaki po ang tulong ng unemployment insurance. Bukod po dito, tuloy-tuloy po yung ating mga programa sa retooling at upskilling. Tiniyak naman ang kagawaran na patuloy ang kanilang inspeksyon sa mga POGO companies sa bansa. Natuklasan din anila na lumalabag ang mga ito sa kanilang Alien Employment Permit at maging sa Occupational Safety Health Standard. Kapag napatunayan, ay papatawan ng dole ng 10,000 pisong penalty ang mga illegal na foreign national o POGO worker, bukod pa sa sila ay pababalikin sa kanilang bansa. Samantala, muli namang iginiit ng Department of Justice na ang mga illegal na POGO companies lang ang kanilang ipasasara at ang mga nagtatrabaho lamang sa illegal na POGOs ang kanilang ipadedeport sa ngayon. Sa huling datos ng DOJ ay nasa 48,482 na Chinese nationals ang employed pa rin sa mga illegal na POGO companies. 1,424 dito ay nakansela na ang kanilang alien visa at isusunod naman ang iba pa. Sa ngayon ay maraming Chinese nationals ang nakikiusap na mailipat sa legal na POGO. Pero ayon sa DOJ ay mas mabuting pauwiin na muna sila ng tuluyan sa China bago muling pabalikin at magtrabaho sa bansa. Natuklasan din naman ng DOJ na maraming POGO workers ang may criminal cases. Kaya anila, hindi sila titigil na tuligsain ang mga illegal na POGO companies. Pero itong mga crimes na ginagawa ng mga Chinese nationals ay napaka-skandaloso. Ito yung mga media, ito yung mga reports na nakukuha namin at hindi talaga maganda tignan. At mukhang ginagawa nilang playground ang Pilipinas. So, kaya alam ho natin, no, lumabas ho ito sa Senate hearing na marami namang krimen ang nangyayari araw-araw. Pero itong mga ginagawa ng mga Chinese nationals sa illegal POGO industry ay nakakaabala, nakakalungkot, nakagalit minsan. Kaya kailangan natin mag-crackdown dito sa mga POGO operators na ito na wala ng lisensya. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.